Good evening to all our viewers. Live at the Operations Center for COVID-19, Department of Health Region 7, and Vicente Soto Memorial Medical Center. Welcome to another COVID-19 series, Episode 17, Debunking Myths on COVID-19. Here with us this afternoon is the Planning Section Head of the Incident Command System of the SMMC, Dr. Helen V. Madamba. For the Communication, Information, and Strategy Management, Attorney Ray Chris A. Panugali. Our guest this afternoon is the Assistant Chief of the Medical Service Division, Special Services, and the Chairman of the Internal Medicine Department, Dr. Regina G. Alfonso. Alright, maayong hapon mga ka-quarantine team! May hapon, Dr. Helen! May hapon, Attorney! Hi, Dr. Hina! Welcome to FB Live! Thank you! Finally, naana si Dr. Gina Alfonso. Right, kaya because ang internal medicine, mga ka-quarantine, yes. Maokin niya ang departamento karon sa medicine nga maugin na nga tubang, no? Yes. First, you know, front line. First line, no? Sa COVID-19 o sa mga re-emerging o emerging diseases, no? So, wala ang punong abala. Punong abala. Alright. So, karon mga ka-quarantine, medyo delay ta gamay tungod sa itong mga technical issues, no? So, but anyway, wala pa gihapon siguro, no? Di pa siguro alasay. So, sakto pa kayo magtabi-tabi ta mga ka-quarantine sa atong mga topics, no? So, Dr. Helen, ato lang siguro pang kung ano ang mga titles na ito kada adlaw. So, karong adlawa na Monday man karon, so natay gitawag o debunking myths on COVID-19. And Tuesdays, Atong mental health check, no, resilience and coping strategies. All right, and Wednesdays we have practical health tips for the public, and Thursdays, and of course, Thursdays atong shout outs for our frontliners. Right, at tangi karong Huwebes kay naatay pa concert gikan sa atong mga frontliners diri sa Vicente Soto o katupong wala na sa Vicente Soto na nasa laing nasud. So atangi ka na mga ka-quarantine og Fridays, okay. Fridays ang atong COVID-19 highlights. Weekly highlights. All right. So karon mga kahigala mga ka-quarantine nato diha sa Panimalay, ato nang tan-aon ang ato ang resulta sa ato ang sub-national laboratory karong adlaw. Okay. So inyong makita diha sa screen, no, as of April 20, 2020, no, 1 PM. Anana kita total samples sa atong sub-national laboratory nga 3,131. And this 3,131 karong adlaw, mao ni siya ang napuno ana niya nga apil sa 3,131 ang 207 tested samples today. And out of that 2,207, natin makita ninyo diha sa babaw nga total positive samples nga 219. Kung inyo ka na makita, nadagdagan lang ka na siya og duha mga kaigsuunan sa ato ang resulta gahapon. Og ang atong total negative samples na is 2,912. So I hope, no, nga magpadayon ang untata sa ato ang mga numero nga inaani na lang siya. But nami ginaingon, Dok Helen, di ba nga, do not worry also if the number goes high. Diba? Kaya gitawag man sana siya og detection already, no? O nasa na siya inindot nga epekto sa medicine nga makita na pud nga na test na gyud ang ato ang mga katawhan. So diri sa sub-national laboratory, inyong mahibaw-an nga nag-handle kita sa Visayas, sa Central Visayas o sa Eastern Visayas. So natay mga resulta ana niya. So Dok Helen, unsa man imong katan-aw sa kasulti sa ato ang resulta karong adlaw? So naa pa tay mga positive, no, natay mga COVID positive sa Cebu and daghan ng nakulbaan kay daghan na tagkaso. So again, no, we have to reassure everybody that everybody's doing their best. So kamo mga ka-quarantine, kinahanglan pod kamo mo stay at home, practice social distancing, wear your face mask, and wash your hands. Right, sakto kay na siya, Dok Helen, no, kay karong gabi una o hapuna ato pong hisgutan og balik ang pagsulob sa sakto sa mask, yes, no, since ang atong topic karong gabi una is debunking myths, ato nang tangtangon ang mga dili sakto nga impormasyon, yes, mga misinformation, natin, yeah, misinformation. Oh, that's why nagdiri si Dr. Regina nga ato i-introduce later, no, yes, nga kasi diba we agreed, no, na kung we fear what is unknown, yes. So when
we inform ourselves, we improve our knowledge, our fear of the unknown is decreased already. Correct. So right now, we consider everybody as if naa sila COVID, no? So yes. Regardless of kung kapamilya, kasilingan, kailan ninyo, you the idea of protecting yourself by protecting others, consider them as if they had COVID-19. Correct. So kana manggod siya, dili nagpasabot nga mo palayo kay kano nga mo discriminate ka. Ang ato lang diri is likay mga kahigalaan. Yes. O karon inyo siguro nakita, no? Border controls are now stricter, no? Sikto na sila. Sikto na kaayo. So unsa may pasabot na niya, ato lang siguro nang i-follow kay sa umabot ng adlaw, kung magpadayon ng taani, especially hapit ng April 30, kung nindot kita ang resulta, then yes, wala na tayo ECQ. Punta, malift na ang atong enhanced community quarantine. Alright, pero kung magpabadlong, basin, mag-continue pati hanggang Agosto, no? Yeah. With all due respect, sad, na po yung mga nanggawas, no, sa ato ang research pa nga, nanggawas sa balay doktor nga, yes, dili po tungod kay, ingon sila nga, nagbabadlong sila. Tungod sa kuno kay, wala na doon sa'yo makaon sa sulod. So they're yes, just trying to go out. But again, naman kita'y saktuan ang forum o gobyerno na pwede na ito mapaabot. So, pwede naman mag-text, pwede naman mutawag. So, di lang siguro natin yung pugso itong kagalingon sa paggawas. Okay? So, Dr. Helen, can we start our topic this okay, yes. Tonight? Regina, oo, we will. Dr. Regina. We have received a number of questions, no, that we want to be clarified with. Oh, okay. Right. Kasi apparently, everybody has come up with their own information about COVID. Siguro, I would like to start by asking, ma'am, no, naabay herbal medicine or plant o pagkaon nga epektibo nga makatambal sa COVID-19? Sa pagkakaroon, wala pagyud na siya na-identified or nahibawaan nga na ay herbal nga kanang tanom or vegetable or unsa nga masakto nga treatment sa COVID. Mm. Pero ang kanang mga gipanghisgutan kay ang herbs manggod healthy man na siya, organic. So dili lang na siya specific for COVID. Okay. Para gyud na siya nga healthy po ang tao, no? Mm. Kay organic and then dili but pasabot nga naa jud siya'y ebidensya karon sa karong panahon, yes, nga na herbal nga para gyud siya sa COVID. Wala. Oo, narinig first time ko narinig ang term na panyawan. Specific na narinig ko panyawan. Bakit daw na siya? Ako personally wa ko katilaw anang panyawan, nakadungog lang ko nga kanang panyawan pait na siya. Okay. Pero kato nga statement manggod nga tinungod man dyan na nga, anything nga tamis, yes, nga imong pagkakaunon nga, dili siya moderate, sobra-sobra, makadaot yun na sa lawas, okay, dili lang kay sa COVID, no? Bisag unsan sa kuan nga, in moderation ra yun. Yes. So kanang panyawan, kanang naana siya yung mga kuan sa una nga, makatambal sa diabetes, kay pait. Okay. Pero dili sana siya pasabot nga, mukhaong kag panyawan, ma-prevent ni mo ang COVID. Okay. Dili lang kay COVID sa tanan kay ang tamis manggod maka-cause gyud na siya kay imo mang i-challenge imong pancreas ba nga ay batan-on pa man ko so pwede ra jud kumukaon og daghang tamis so ang may tabuan na i-challenge nimo ang pancreas kay mao na mag-release og insulin. So what happen ma-exhausted na siya kapuyon ba to the point nga mahimo na kang diabetes, no? Unya ang kana sang wala kay gipang buhat-buhat so mo-increase imong fat, no? So ang fat is resistant to insulin. So imong lawas bisan nag-release og insulin, dili siya ma-acted upon kay tungod sa fat. So mao na siya hinungdan nga nung later on mo develop ka pero dili gina siya ingon nga mukha og kag panyawan or mag unsa pa na yeah, basta pa. Kuan outside sa panyawan na puto sa video nga katong dahon sa kapayas, kuno? Papaya. Murag, ang katong sa video ako nakita, no, nga katong kanang saline steam inhalation, nga maginit tubig ka, butangan mo asin, nga, murag kanang, ang aso, imagina aso, na. Kanang, oh. Actually, kanang, mamagina siya kanang sa remedy, no, home remedy sa balay, nga, nakay sipon, yes, nakay upo, kay pahumok na sa plema. Okay. Pero dili na siya nga assurance nga, umaunay mo buhaton, maayo na ka, wala na COVID, dili. Para na siya, any influenza-like, so like kung
na kay mga symptoms. So in general, ang, in general, dili gud specific for COVID. Right. So it's just for kwan sa dok. Pwede ra siya na sipon. For home remedy, but not digud para sa COVID, yes. But for purposes of ubo, sipon, like that. So naman sa to dito sa iyang gisulti ba ato usa pud ka source nga magbutang daw ka sa ini ni tubig, nya pustan og ka ng panapton dok, nya ibutang nimo sa imuhang chest kuno kay para mo kuan kuno mga virus, muluan kuno mga virus. O unsa man na siya dok, is that an acceptable home remedy or home remedy for what? Nya, is that really for COVID ba? Painit sa virus? Kana careful ta, magbantay gita anak ka ng init, no? Kanabitang yes. Ingon warm compress. Kay kung pananlitan ang pasyente diabetic na, naapiktuhanan na iyang nerves. So dako kay chance nga masunog, mapasok, kay di man siya ka feel burn injury. Oh, naka nang sa tiil. No nya, wa gyud siya ka notice ni pag anak dayto ni blister naka na ni puro na. Kay da, labi nag diabetic daan unya lag maghilak. So right. Dili siya advisable. Dili siya advisable nga kanang inana nga painit, but kung normal nga ubo-ubo sipon-sipon dok, unsa na okay na siya digihapon. Increase lang yung fluid, inom mo so, tubig. Ah, so dili siya topical, kinahanglan inom ang tubig. So mga ka-quarantine no, pagay pagsugod nato ro no sa atong debunking myths, daghan natang mga nakatuna no katong mga pancreas, mga kung sa insulin, ya karon sa diabetes, ang pagkaon ng mga pait-pait. So thank you kay na Dr. Lihina no. So napagin ko ando katong mga mugargle kuno ka og mga how do you call this? Saline solution. Kanang ini tubig ya imong imong i-gargle asin no kay para kuno mawa kuno mga virus dok. Unsa man yes, ka ando? It's possible. Ako mo advice ko anak no kay dili na lang tanan nga mo take antibiotics, yeah. Diba? So pwede ra gyud na siya lukewarm kana bang ini tubig nga makaya nimo nya kuanan nimo og asin nya i-gargle. No, instead of kanang uwa kay access nga mo palit og Bactidol, no, chlorhexidine. So pwede gina siya nga saline gargle. So pwede disinfectat po ang sa. Oh, so dili lang sa COVID. So any so pwede na gid yun nga di ka mo palit, no. Nara din sa home remedy, mga ka-quarantine na pwede na to magamit sa inani nga mga sitwasyon, no, bisag wa pa ning COVID, ay pwede na gina siya atong mga inana nga mga butang niya. Naputoy ko ang dog, usapot sa gisulti, sabaw. Oo, sabaw. Kay init man ang sabaw. Iyala, iyan eh. Imong inon, or... Ibutay mo na. So manimaho kang inunan. Kung sabaw niya. Iyala, o inon. 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 Siguro, just ka nang pareharag na sa ingon nga, increase fluid intake. Increase. Alright. Pero ang sabaw, ayaw lang parata. Kay mga... Kung parat ka ayo road to renal na padung renal siya na siya so problema ang pasabot ng doktor nga anything na sobra di gud maayo no so always in moderation no? In moderation niya usa pud sa giko andok no sa ato ang research no sa mga researchers nato is kana kunong deep kanang ginhawag laom nya mag-count kuno ka og 10 seconds kung di kuno nimo mabot ang 10 seconds then na ako ni something wrong put sa imong lungs. So murag mga naklangkan no sa pagpugong sa pag ginhawa o niya pag count og 10 seconds and then push. So unsa man ni siya dok na ba ni siya ka tinuuran or kama tuuran dok ang inani nga once dinhi mo na mabot. Sometimes wa pag ihap yan nimo kay bias biya ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 1, 2, 3. Kaya normally magyud, dili magka conscious about your breathing. So dili ra gyud ka aware. So mao na nga og mag-conscious na hinung kabasin, mao na siya mga itabo. Pero naay mga test, labi na og kanang mga pasyente nga kanang cigarette smoker, no? So kung pila na nasla katuig nga nagsigarilyo niya, labi nang makahurot sila one pack a day. So madaot yun na ilahang lungs. Mao na siya, during testing, naman ko'y test good nga sa imuhang function sa lungs. Nga, hold ka sa imong grill nga pagkahuman i-blow. So mao na siya nga naa kay certain number of seconds. Pero kanang kung conscious ka ba sina ubigang ka exercise na ginahawa or okay. Hangak like, ka kay so there's really no kind of reality good na no concrete reality nga kung may only mahitabo na ni something wrong sa unless mo, kung kanang COPD diagnosed ka nga kung sa una no ni mga post op na pasyente natin na naayong mura incentives pero oh yeah oh yung para mura para sa laruan na may ball na aakyat when you blow so is that useful for patients
for patients nga post op o mga COPD or post nga lung or pulmonary nga surgery, o na incentive spirometry. Incentive spirometry, mga ka-quarantine. No, grabe ang mga terminology diri, no? So, hapit na magdugo-dugo akong ilong, no? Kanang imbang, so yung pun ba para mo, mo saka ang bola to okay. Expand the lungs para kagikan ka surgery, wala man na siya niya. Murag, dili nagig ka kanang pugsun pagpag buhat na nga ginhawa og lung, mura man siya magpilit imong lungs. Right. So, actually, mura kung mag-exercise ka, okay gigaayo na siya, pero dili siya ingon nga. Kung makarelax po, ma'am, no? Makarelax. Yes. Kung, when you have deep breathing exercises, so you exhale all of your worries. No? Yeah. Yan, napoy ko ang Dr. Alfonso, no? Dr. Regina, nga. Ang uban kung makadungog na nga, na napoy nag-positive. Mm. Yeah, ilang po na yung feeling din, sumumuot po dahil ilang dughan. Yeah. Yeah, init na kuno sila, init yes. na ilang gibati, niya, karat na sa ilang tutunlan, niya, mag-lisod o ginhawa. So, unsa man siya, Dok, is this normal ang reaction? Normal ang reaction. Normal kay even kita nga kanang kami magstorya mi ang mga frontliners no mga pulmonologist migigit sila nga naagi instance nga bisag kibaw kang wala murag imo feel na nang aras na mapagtutunlan kuot man akong dughan it's normal no it's normal psychosomatic. So when you keep on thinking of something you feel na naa ka it's a normal nga muhitabo na pero right. Kung layo ra ka kung so, naalang kay reassurance, I think maulang yes. yun na siya, reassurance, na imo na inun nga, okay ra ka. Mm. Oo. Okay. So, na gusto ko mag, hi, hello, no, Dr. Dublin. According to Dr. Alfonso, no, kung wala kay exposure, o kung na kay, kahit na nag-express man siya, na nakulbaan siya, yeah, right. Sometimes mag sore throat, no. Pero actually, kung wala kang exposure, hindi po kailangan mag-worry. Right. Meron ka. Okay. Yeah, so, and if you're ano, fully protected. And you have all your, you know, your, how do you call this, no? Mga vitamins. Yes. Yeah, you have healthy lifestyle. So, kay, really. Sa IM lang ha, kami biya you exposed sa sari. Yeah. Pero, wala kayo may nagpanic, no? Kaya actually, murag makakontaminate, contagious, magunang panic, ang fear. Yes. Ang danger is real. Yeah. But right. Fear is a choice. Fear is a choice, no? And what is certain is God. So, wow. Mura ginamong ginakuan ba nga, you have to, kaya kung mag-start na ganig panic, actually, makakontaminate yun siya sa the rest of the group. So, ano, we'd like to also reassure all of our healthcare workers, no? Doctors, nurses, IWs, RadTechs, MedTechs, no? And all of the frontline healthcare workers. So, it's right. Normal for you to feel na murag katol ang tutunlan or nag-ubo-ubo or feeling mo nag-fever ka, no? It's normal because it's part of the fear reaction, no? Right. But the logical way to do it is to look at your exposure. Correct. And to look naa bay breaks sa atong pag-protect sa atong self. Correct. Oh, and if there's any doubt, I think we can always consult our doctors. Og Dok Helen, og Dok Regina, no? Naagi pa shout out diri gikan ni Ma'am Yoli Lozada. Oh, hello. Hi Doctora Gina, para sa to ang expert of the day watching here in Australia. Wow. All right. Hello, Australia! Lata, kangaroo! Patanawa may kangaroo, ma'am! Alright, no, naabot na tag-Australia, imagine! So, this is the power of, you know, social media, mga ka-quarantine, no? Kami po diri sa Soto, gusto sa mga kamo diya sa Panimalay, nakakuha o saktong impormasyon para kamo po, dili saan mo maka-feel o kahadlok, o sa giingon na ni Doktor, nga panic o fear, yes. Na choice na ganyan na nato, no? Sa itong mga katawahan. So, napoy question diri si Ortega ni Net. Doc Helen Balinzona, Madamba Complito. Totoo ba kapag uminom ng ARV gaya ng PLHIV ay safe at hindi mahahawaan ng COVID-19? Ang ARV dapat po iniinom ng pasyente na may HIV. So, adherence no sa atong usa ka episode, ang PLHIV should be adherent to their ARVs. Pero kung wala kay HIV, dili kinahanglan mo tumar og ARVs. Alright. Actually, ang ARVs daghan og side effects. So kung wala kay HIV, no need
for you to take antiretroviral drugs. All right. Very good. No, another na sad nga mga issue karon sa ato ang mga palibot is kanina pong kahadlok sa mga healthcare workers, no? Okay. Mga frontline workers, mga healthcare workers or katong mga nagtrabaho sa hospital. According sa komunidad, dili kuno kanang sa ubang nga komunidad dili na gani pabalikon. Yes. Or advice na gani nga sige gawas ka pero pag home quarantine. Quarantine ka aning kahuman. Dili man siguro maka-question no sa mga you know the wisdom of the local government units pero karon nga po na ato lang siguro ang ipang-share kung unsa itong mga experience. So unsa katinuod ni siya doc na kuyaw ba gyud ang mga healthcare workers maka Dr. Regina, so can you tell us? Sige. Akong experience lang no kay muli man gyud ko every day no nya. Cebu City ang Vicente Soto nya. Muli ko sumu-cross border ko sa Talisay. Okay. Ah, Talisay. Okay. So compound na amo ang area with my cousins nya. Sa balay na akong anak nya plus ang iyang classmate nga na stranded sa dorm sa San Carlos so na kay dili naman kauli kay Dumaguete. Plus the helper. So may tabo ana naay magsigig pangutana sa helper even sa akong family ni ana gyud ko nga dili safe ba kuno? Assured ba kuno ko nga safe sila nga ako gabalik-balik, di ba? Para sad nako magsigitag ingon nga be responsible. I think as healthcare workers responsibly gid ta oy una ta mo uli no di ba like ako maligo ko mag-inis gid ko my shoes separate na lahi akong panglakaw inigabot sa sakyanan lahi or if dili gani ka makaligo ulay kuan sa bala sa inyo sa hospital or sa office inigabot sa balay andam na gid na nanay andam nga area ala so mo na siya. That's being responsible. So it's not really nga because ang mga healthcare workers manggod ang mas grabe pagani og protection sa kaugalingon, no? Yes, so kana gyud pero normal na pud na nga question na mga healthcare worker bisag sa kaugalingong pamilya. Dili na gani pwede mag-amin. Dili na pwede kato siguro dili na pwede kung panag asawa dili na kayo makasleep together no may pwede na kaadto sa laing room it's those are really common scenario so I think also that also applies amongst healthcare workers. Yeah, among healthcare workers correct nga naa sa mga ginagmay nga ko ano but anyway ko inyo nakita karon mama ni permi question nila doc nga wala gimoy mask diha. Of course, nagstorya mami sa inyo ha. So lisod kayo nga. Di niya ninyo makuha ang unsa mo ang gipsulti tungod kay you know, there are also non-verbals mga kahigalaan which is 55% of communication ang non-verbals, no? And so, we are maximizing the space that we have. Yeah, social distancing, no? Mao na nga ako dagko kay tanong kay naman mistubangan dapit si doctor na. All right. So anyway, ang amo lang auhag sa ato ang mga ka-quarantine no o sa atong komunidad nga please lang sad do not discriminate healthcare workers. Kay imagine kung ato siyang i-discriminate do kinsa pa may mo ati man anang about ninyo sa hospital. Yes, so, diba? So continuous magyuna siya and we are so thankful with the local government units nga nipadayon gihapon sa pag-exempt sa mga healthcare workers no. Og ang atong mga gipangsakyan makaagi gihapon because those operated or used by hospital staff or healthcare workers are still exempt to pass borders. Pero nalang po yung ubang mga LGU karon nga medyo kinahanan sa tamo at mohimo some adjustments, alright? Yeah, and then we call out also, no, so sa Tananao Hospital, you are mandated to accept all patients. Why is this? Kay kung dili mo accept all patients, kung mamalibad mong pasyente, ang pasyente dyan magsisimula na dili sila mag sulti sa tinuod. Mamakak sila, aron sila ma-admit. And right. Then this will now put all of the people at risk. Ang mga pasyente, ang healthcare workers nga nag-atiman nila, ang laing pasyente in the surrounding area. So, mubalik ta no, sa atong engineering and administrative controls for infection control in addition to the personal protective equipment. Kay kung naay sintomas or naay symptoms, lahi ang ward o lahi ang room sa mga pasyente nga walay symptoms. Right. Doctor, baka you want to share how it is in the Sari and Arid and other wards in IM? Kami may in charge sa Arid Clinic, no? Mm-hmm.
kanang murag consult as outpatient. Yes. Among gibuhat is kanang like what is emphasized, you know, history. Yes, history. Niya. Dili lang tanan nga gahilanat imo na niya i-consider as COVID. Kaya naman sa may mga incidents nga ini-examine ana niya, UTI, magpapulion na po naman. Wala may ingon nga, umuagi sa RE clinic, admit na na, fever, wala. Then we treat. Mas grabe kayo niya, mag-una kayo kung nahuna. Oo niya, ang ER isolation, mo man sa na-in-charge, so i-check yun, no? Although, dili man sa perfect, pero as much as possible, we try our best yun nga. Kana high index of suspicion, kana bang kung klaro yun kayo sa history, dili lang sa tanan, no? Kaya ma-overwhelm ang hospital. Correct. Mapuno ang dayon. Mapuno. Nata yung mensahe gikan ni Maricho PS, Doc, no? Kung ganina, Australia. Oo. Kanikaroon, Switzerland. Wow! Oh, crash landing on you. Then dito, mapiano-piano ta. Bitaw, mawala gyud akong fear kung maminaw ko ninyo. Kayo always inspire and encourage gyud. Ilabi na makabasa tag news sa mga new positive daily. Unya, mabalaka in town ta sa atong family diha sa Cebu. Okay. Thanks gyud ani nga program. Watching here from Switzerland. Hello, Ma'am Maricho PS. Wow! Thank you so much, Ma'am. Ha? Yeah, don't you worry, Ma'am. Just continue praying there para sa ato ang mga, you know, sa imong kaliwat, mga kapamilya, diri sa Cebu City. Pero okay pa man, Ma'am. Naka-live pa ganita, Ma'am. So, anyway, you know, maumig gini ang kahadlong sa tao, Ma'am. Grabe ang panira, grabe ang kuhan. Sige lang, gituyo man na siya para ang virus, di good kadagan. Oh, kaya di man maka-multiply ang virus kung walay tao nga matakdan, no? Tama ka para? Correct. Oh, so, okay. Napot sa kamit na gusto ta nga ma-clarify na ang sige. COVID ko, no, para ra na sa dato o kana? Na ay edad. Mga Momanidok, mga pang-dato ra kuno si COVID-19. Walay gila karon nanay local transmission, no? Siguro it started sa katong mga nagbiyahe-biyahe mo na yan, nagsugod sa dato kay maka-afford man sila magbiyahe-biyahe. Pero karon nanay local transmission awan ani siya gipili mabatanon kag maidara madato. No, ang biyahe karon kay gikan na si muhang silingan. Imbis ni biyahe ra kasi mo silingan nga COVID, nagka-COVID sa ka, no? So pwede na gyud siya kunsa na klase, no? So kanang meet is really utol na kita na siya. So, ang COVID, wala ni discriminate. So, kita po, kinahanglan, di ta mag-discriminate. Oh, another Dr. Helen, Dr. Regina Alfonso from EEAP MP. We love you, Doc. Dr. Regina Alfonso. Wow. Alright, fans club! Alright, may fans club. I am, Doc. No, napodri. O, si Sigrid, May Tambangan, Doc. Oh, I am. Oh, unsa ni Doc? Yes, Doc Alfonso. God bless you, doctors. All right. And Beth Laborti, Ukat, watching from Talisay City. All right. Hello sa mga taga Talisay. Kulba, oh, Talisay ato ang guest karon, no? Kay kulba man ni Talisay kay sila mo kuno ang first after Cebu. After Cebu City. Oh, kay ang Exodus, kung nay Exodus di ato padung Talisay. Oh, watch out mo kay SRP na lang. Oh, so tanang tao, no, na hadlok na sa mga taga Cebu City. Kaya murag kini ang epicenter sa atong epidemic. Ayaw mo kahadlok sa taga Cebu City? Kaya kung mga dako ning Cebu City, niya kung mahuman na ba ning COVID, ang ato na bang sige drink, kaya mo balik ta sa mga malls sa Cebu City. O, wala tayo hadlok kayo, okay? Next is from Daniel Ishikawa. O, Lactapa, no? O, diba? Asa na si Daniel? Asa na, ikaw nang pangitaon. Pagpadala og video ba, Daniel Ishikawa, uy, watching from Labangon. Oh. Amping mo always, stay at home and stay healthy. Right, Daniel, okay. Ha, pagpasahan sa inyong video para kakita sa inyong mismong beauty, no? Kay murag witty po din siya, madagal yes. Siya mga encouraging nga mga ideas para sa atoa. Then, ang pirmi gamiton sa karon, no, when you go out, dog, is mask. Yes. No niya, naagyo bisag unsa paning mask, balik-balik ang mask, naagyo po'y sayok na paggamit sa mask. Oo. So mo niya, ang Department of Health, may pagawa siya og mask para sa mga homeliner. Kung natin frontliner, naapot ay mga homeliner. So mga bayani, sulod sa balay. So atong tanawon ang first, no? Mag-stay at home. Sige, unsa na ang first, doctor? Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon o tubig okay. Or alcohol-based solution bago at pagkatapos ayusin o hawakan ang iyong mask. Alright. Okay. Malintan na ba na permido? Kay ang buhaton na ba sa tao, diritso taon mask. Kay mag-drive ka, kuha ang mask, diritso. Dapat din mag-alcohol. Adjust sa mask, no? You hold it. So, babalikan natin yung
pag naghugas ka ng kamay, you avoid, no, dili mo mo hawak ng hiccup sa mata, sa ilong ug sa baba. Alright, so very good, no? Tinan-i, no? Kasi yes. Mayroon tayo tamutaan ug mas dirit, so walay hinaway. So hinaw sa daydaan. And there number... was also, ano, there was also a video, no? Talking about the alcohol and the alcohol gel. Alcohol hand sanitizer na. Oh, hand sanitizer. Actually, naamagitsiya sa iyahang warning na it's flammable. Yes. So, careful lang ta kay contains any alcohol, flammable. Oh, correct. So, no, flammable. Correct. So, posible nga maka-cause of fire. So, even if wala mo kakita, kung mag-turn off ka og light, no, na ay flame. Alright. So, number two. Okay, mga reminders. Ikan sa DOH, Doc. Tiyaking natatakpan ang face mask, ang iyong bibig at ilong, okay, at nakalapat ng maigi sa iyong mukha. Alright. So, take note of that, no. Ang picture up, down. Ang uban, no, kay di siguro ganahan. Labi na ka ng mag-eyeglasses, na, gani, no? No? Yeah. Kay mo, ana man, mo, sana mo, na yung vapor, exactly. So direct ko ito, bro. Okay. Ang ilong makuhaan. Kasi magpapag yung ilong. Ano, ano, right, so, so actually, if you take, if you cover your nose, and it's, and you even tape your nose area, ang imong breath will not come out and fog the lockdown. Pero kuya, yes, kaning mask nun sa ato ang always nga guest na rin, no? Kadahapon, si Dr. Naharo. Oo. Kasi titawag ka na nga mask, no? Respirator. Respirator, Darth Vader. N95. Dr. Naharo, maybe you can show Dr. yourself. Dr. Naharo, okay. Oo. Hey, Dr. Naharo, finally, magpapakita si Dr. Naharo. Oh, di ba, Doc? Oh. Okay, wow. So, this is, what is this mask, Doc? Respirator. It's respirator. A respirator. Why is it more effective than an N95, sir? We have the P100. P100? P100. All right. Which is more efficient than the N95. Okay, wow. So the T100 filter is more efficient than the N95. So, grabe kayo na, grabe na kayo ng protection. N95, napag-uy N99, tinodo? N99, P100. P100, grabe. So if you are at high risk, no, katulad ni Dr. Naharo, if you are elderly or more than 60 years old with comorbidities, no? Comorbidities like hypertension, diabetes, COPD, or if you're on maintenance medication, a high risk pregnancy, okay? So kung high risk group ka mo, so this can be, and if you have access to this, this can right. be better than N95. Correct. Now let's go to the third, no, reminder. About mask, doctor? Huwag hahawakan ang harap ng iyong mask habang suot ito upang maiwasan ang kontaminasyon o ang paglipat ng mga mikrobyo, bakterya at virus. Alright. So, ang uban, no, kanang katulad-katulad mo itong, di ba, general rule, do not touch your eyes, your nose, your mouth. So, ayaw na lang na siya hikap-hikapa. Alright. Very good. And the last but not the least, tanggalin ang iyong face mask mula sa likod nang hindi hinahawakan ang harap sa inyong mask. Ah, so from here. So ang uban na ba? Magdinali, no? Bunlutun. So kung itong hahawakan mo, you have to make sure when you throw it away, pag-wash na lang. Because nadiritanan ang hugaw, no? So, mauna siya mga ka-quarantine, ang simple kayo, no, nga reminder para sa itong mga home liner sa paggamit nato sa mask. So, okay? So, if you cannot buy the surgical face mask, no, any cloth mask, any barrier can still provide partial protection. Alright. So, plus ideally, distancing. Yeah, social distancing. Social distancing, or physical distancing, mga ka-quarantine. Because the droplets will only, ano, I think, at the very least, 1 meter away, no, to protect yourself. Alright. Now, gikan ni Plaridel Junex, may hapon diha, sir. COVID-19 is SARS-2. Okay, watching from Inglanilia. Okay. Is COVID-19 SARS-2? Virus. Yes, is it? Yeah. It is, no? SARS, so mauna siya nga, NCoV-2? SARS-CoV-2. Alright. But the infection, the disease is called, ano, COVID-19. COVID-19, alright. From Iyaf Suarez, watching from Lahug, be safe always. Oh, hello sa mga taga-Lahug. Hello. Alright, no? Mga comments, gitawag man yung taga-Lahug o taga-Rich Kid Intersection. Wait. Bakit? Mo na siya gitawag sa social media, ma. Lahog ko, no, kay part sa Rich Kid Intersection. Okay. Alright, so okay. Next is from East Roy Nihaga Alfonso.
Shout out ni Malik and Dominica. Hello. Ako mga apo. Mga apo. Wow. Mga apo. Oy. Nandito si Apo Duk. Wow. Oh, my nephew. All right. So this is from Dr. For Dr. Alfonso's nose. Sige, thank you kayo. Salamat sa pagtanong, Malik and Dominica. All right. Mga fans club. Mga fans club, no? All right. So napay Dr. Helen, ano sa pay mga question na to diha or ma-add? Ano pa ma-add natin? Dr. Helen, oh. Okay. Gikan ni Kevin Luciana Tihas. Doc, what are your thoughts regarding the recent issue wherein DOH 7 declared the entire city of Zapatera infected? Is it fair enough to say it? Even though they never gone testing all the 9,000 population living there? So, what's your opinion, doctors? About that nga ingo man to nga ang una nga consider infected daw tanan ana dito. So what do you think about it, doctora? Listen, siyang pangutana, no? Okay, na magunas la under sa local government, no? And then ang reso na na, so yeah, maglisod ko comment on that kay ako siguro ay this is my opinion, ha? Opinion ko. Opinion kasi when you already get samples from a specific random population, no? Murag research, no? It's a sampling. Oh, and then you random get a already a significant amount nga positive. So this is now your evidence nga naay sustained local transmission. Enough for the local government to mandate a lockdown or a quarantine, meaning nobody goes in or out. So kung mag-quarantine ka, that's already an intervention to try to localize the infection to a specific area. So kung taga Zapatera Barrio Luz ka, I would strongly advise you to stay inside your homes aron dili mo matakdan. Correct. Okay? And do not discriminate people there, all right? Oh. Di makatabang. Yes, okay. So ang mga taga sa Barrio Luz nga dili na makasulod, dili kod makagawas. So now we're calling out, no, for all the local chief executives, the barangay captains, please help the people nga naa sa Barrio Luz kay naka-lockdown sila, dili sila kagawas, and they need basic necessities like food, no? Correct. Food, water. Right now they are they really need drinking water already. So we need volunteers and donors from those concerned citizens. If you can provide the people in Barrio Luz, no, the needed drinking water, clean drinking water, and food, so they will stay at home. Correct. And okay, for the kuan sa mga donors, mga sponsors ba nga, di ba, giingon na to nga, karong panahon na sa COVID, is already civic, you know, call. Yes. Alright? So, we need to help and do service. Pwede sa tamo, padangat, ditong tabang, dito lang sa border. Yes, sila na so, na ang kahibaw na ng LGU. Yes, sila na ang mag-distribute. Distribute na niya. Pangutana, no, si Dr. Naharo was saying na, sa usa ka balay daghan sila, no? Daghan sila sa usa ka balay. Their problem is distancing. Well, dili sila maka social distancing. So ang atong sense of social distancing will be from one household to the other. So kung naa kay sa ka household, you can stay in your small area. Do not aggregate with other people from other households. Correct. Dili manlima na. Manimalay. Manimalay. Bahay. Kung ganina na ay Australia, na ay pa Switzerland karon, na atay from Saudi Arabia. Mm-hmm. Araceli Labrador, hi, I'm watching from Saudi Arabia. Hello, ma'am. Ayayo diha. Australia, sikat, praying for always for all our frontliners. Salamat kayo, ani ma'am. So naa si Dondon Montalban, Manlunas, pa shout out from Malabayok, Cebu, God bless. All right. Gikan sa Di Lorenzo Padilla, Mr. Lorenzo Padilla, congratulations to all from Dr. Aquino down to the lowest rank employees and volunteers. I watch this every day. Please stay safe. Regards to my son, Dr. Gail. I have not seen him for 1 month already.
say hi to my friend, Dr. Naharo. Hello, Sir. Janet Rosaliano, watching from Talisay City. Right. And Laila Odato, laban lang. Laban lang. Kapit lang, mga beshi. Kapit lang. O, di ka ni LV Banciloy Labrada. Good evening, VSMC. Nice to see you every day. Wow. Wow, okay. Thank you so much. Okay, so top fan, si Claridel Junex. To all the frontliners, saying thank you to your service. It's not enough. We are forever indebted to you. And we are forever grateful, sir, for that. Daghan kayong salamat. Alright, thank you so much, no, sa mga kaayo ngayong gihatag. O karon, ubay-ubay yun ang ato ang mga naibawang nga issue niya. Gipang kuansan, explain sa ni Dr. Alfonso nato na unsa manimuhang ikasulti, Doc, sa ato mga nananaw karon nga naa sa panimalay. Unsa manimuhang mga tips para nilang tanan. Kanang mo na siya ingono nga, knowledge is power. Yes. Right. So, kanang mo tanaw ganita sa mga social media, ato sanang i-verify. Kay, kanang way klaro bitaw nga maka-create og panic niya, imong i-post, maka-contaminate na sa tibok publiko. Publiko, sa correct. Public nga, katay-katay ng kahadlok, unya bisag unsao na lisod na hinuon nimo itkuan, pero kung sakto ang mga information nga imong makit-an, and then mo search ka unsa may gamit kung naka-tanaw mo gay ka sa mga, so kung correct ang imong information, mas ma-assured ka nga ang tarong nga buhaton mo na siya, so dili kayo ka mahadlok. Yes. O na amang yun na, wak man ta mag-ingon nga dili kulba, no? Yes. Right, correct. Kulba man, pero kayanon lang, handunon lang. Okay lang po matakot, basta tutuloy-tuloy lang tayo, lalaban lang tayo. Laban lang, alright. Tiwala, alright. Tapang, no, malasakin. So kung ganina na ay Australia, na ay Switzerland, na ay Saudi Arabia, napot ay Alaska, Mambaling, okay. Mr. Taki Cabanya, hello sir, watching from Mambaling, salamat and God bless, alright. So karon panahon na, no, amo sa tamong i-invite, no, we will invite them, Doc. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center, mga kaigalaan, ato ning serbisyo, okay, transparency and accountability kay ang gobyerno ng hospital dapat closer sa mga tao, di ba? Yes, kay ang mga tao o ang hospital dapat mag-inabangay, and we will now be successful with our healthcare system. So, we will invite you to like us or follow us on Facebook, in YouTube, and on Twitter. What's our handle, Doc? Official VSMMC. And right. On YouTube, we are Vicente Soto Memorial Medical Center. So if you have photos, messages, videos, mga pa-TikTok nyo dyan, please send them to at official VSMMC, or you can email them to vsmmc_osm@yahoo.com. Alright, so you can send them to us o sa mga gusto pang mo review sa atong previous nga mga experts, yes, no? Makita na nato sa atong Facebook gihapon o sa atong YouTube channel. Kompleto dito tanan natong mga video. Okay, this is the 17th episode already. Oh, 17 na. Oh, dali ara sa panahon, no? Oh, okay. So we would like to encourage everybody, no, na to help us, no, kung pulis na lang, pulis ta sa atong mga neighborhoods. Kung naay mag-aggregate o nakalimot sila sa ilang social distancing, please remind na lang, mga amiga, kita mag-social distancing, taasa naman ang inyong mga mask. I think these reminders are really helpful. Kaya sometimes, no, makalimot lang ta. So it's better to remind each other. Alright. So, og ang teleconsult sa Vicente Soto Memorial Medical Center, okay, atangin ninyo sa atong Facebook page. Dito na ninyo makita ang atong mga tawaganan, ng mga numero, og inyong maistorya ang atong mga doktor na nagmahal kaninyo. Kini, sukat na natay offer from the internal medicine, ilang Dr. Alfonso. We have also for Dr. Naharo's Pediatrics, o kang Dr. Obenza nga surgery. Okay. Available na unya na siya. Makita ninyo sa itong Facebook page. Alright? Okay, daghang salamat sa tanang mga sponsors. O, thank you very much, no, sa ito ang concept and producer. Yes.
So we want to have the opportunity to thank, of course, our medical center chief, Dr. Gerardo M. Aquino, who's always present, producer. Sir Lawrence Padilla, na si Dr. Aquino karon ang imong gi-mention ganina. Okay. And we also want to say thank you to our Department of Health Regional Director, Dr. Jaime Bernadas. Right. And our frontliners in VSMMC in all of the DOH mandated hospitals, the provincial health of offices and Cebu provincial hospitals, and all of the private hospitals who are also joining hands in helping us beat this invisible enemy called COVID-19. Thank and you very kontra, much. And kontra ang virus, dili kita sa usag-usa. Okay? So and ato na, no? Protektahan tika, protektahan sabko. Okay? So because we all also want to share, no, our motto in VSMMC is kalidad nga serbisyo among garbo. Alright, so ladies and gentlemen, no, this is the episode 17, Debunking Myths on COVID-19. Salamat kayo sa itong guest. Kaya ito pagpakan, Dr. Lina Alfonso. Dr. Alfonso is the department chair of the Department of Internal Medicine. Sila na ron ang may, ang tawag sa inyong termino na tagal? Ang punong abala sa COVID-19. Ang punong abala sa COVID-19. Yes. Alright, yan. Ang contingency plan na po ang soto nga maabot na po ang panahon. Depende sa ang tanan ng mga doktor mo handle na ang COVID-19. Nagpadayon pa karon ang training. I hope in any put sa uban, no, sa uban nga panglantaw nga dapat, it's always out of the box. Yes. Okay? So makita-kita ta ninyo ugma para sa ato ang mental health check. Okay. Maayong gabi kanyang tanan. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Okay.